Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami nawa ay makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ang karunungan, ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbibigay at di nanunumbat. Subalit, ang humihingi dapat nananalig at huwag mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang talagang ibig.
Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya. Sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot. Nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay itinuro mo ang binigay mong mga utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking nauwaan, mahalaga ang iyong utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, o poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, mananatili kang tapat. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako ng pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon
ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa palagay po ninyo, bakit kaya humihingi ng tanda ang mga nakikipagtalong mga Pariseo sa ating Ebanghelyo sa araw na ito? Simple lamang ang kasagutan, ginagawan sila ng maraming kababalaghan ni Jesus Nazareno. Subalit, hindi sila naniniwala. Bagkus galit at inggit ang nagahari sa kanilang mga puso sa kadahilanang hindi nila kayang gumawa ng mga himala at kababalaghan. Kaya naman, ang buod ng Ebanghelyo natin sa araw na ito ay matatagpuan din sa sagot ni Jesus Nazareno. Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tandaan po sana lagi natin na sa mga himala at kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon, ito ay naglalayong maghatid sa atin ng ibayong kabutihan at pagbabago sa ating mga sarili. Lagi ko pong sinasabi ito at ibinabahagi ng isa sa mga layunin ng ating Ebanghelyo at mabuting balita ay ang panawagan ng pagbabalik loob. Sa bawat pagkakataong sinasagot tayo ng Diyos sa ating mga panalangin, sa bawat pagkakataong nakadarama tayo ng kaginhawahan at kagalingan mula sa ating mga karamdaman, at sa bawat pagkakataong iniaadya tayo sa lahat ng masama at panganib, kakambal dito ang paanyaya ni Jesus Nazareno na tayo ay magbalik loob. Ipinaparanas ng Diyos ang kaniyang kabutihan upang tayong lahat mas lalong mapalapit sa kaniya, upang mas mapalalim natin ang ating relasyon, dahil nais ng Diyos na huwag tayong mapahiwalay ng landas at lagi nating kapiling ang kaniyang presensya. Kasama sa layunin niya na tayo ay makapagbagong buhay mula sa madilim na nakaraan patungo sa isang maliwanag na bukas. Kaya nga patuloy-tuloy din ang ating panalangin, ang ating debosyon, ang ating pasasalamat at ang ating pagsisimba upang huwag tayong mapahiwalay sa kabutihan at presensya ng ating Panginoon. Kaya nga po hindi mainam na nakadepende ang ating mga panalangin sa mga tanda bilang patunay na dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Dapat nakadepende ang ating panalangin sa matibay na pananampalataya kay Jesus Nazareno, sa pagtitiwalang walang panalangin ang kaniyang hindi dinidinig. At totoong-totoo naman po, lahat ng ating panalangin ay may kasagutan. Minsan, agad-agad nating natatanggap ang ating mga panalangin at kahilingan. Minsan, sinasabi sa atin ng Diyos, magtiyaga tayo
sa paghihintay dahil hindi pa tama ang panahon. Minsan naman, sinasabi sa atin na ang ating hinihiling ay hindi tama at mabuti, kaya hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sa maraming paraan, pwedeng sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya't ang nais ni Jesus Nazareno sa araw na ito, magkaroon tayo ng nagtitiwalang pananampalataya. Uulitin ko po, ang nais ni Jesus Nazareno para sa atin sa araw na ito ay magkaroon tayo ng nagtitiwalang pananampalataya. At dapat hindi tayo nakatutok sa mga tanda bilang pagpapatunay na totoo ngang may Diyos at dinidinig niya ang ating mga panalangin. Lagi po nating tatandaan na ang tunay na anak ng Diyos at tunay na deboto, marunong maghintay, marunong magtiis, at marunong magtiwala sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang hanggang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo po kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin iyo.
basbasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco
na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangako'y ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kaniyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang Misa ng Ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kanyang pamamaraan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang mga grupo o samahan ng ating simbahan sa ating unang Lenten Recollection sa darating na February 13, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jesus Madrid, ang ating pong parochial vicar. Iniyahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500, ang medium size ay 1,000, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang maliligom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Ang mga oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong labing manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen,
at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.